si Rochelle Papa at si Jennifer Hipolito. Ito po ay OFW po natin. Gusto po niyang ihingi ng tulong yung kanyang kapatid na isa pong OFW sa Saudi at ito po ay 1 year and 10 months na po doon. Irereklamo po nito ang amo na nambugbog sa kanyang kapatid. Nais po sana niya na ma-rescue na po yung kapatid niya. Jennifer? Bahala po. Magandang hapon po, no ma'am. Ano pong nangyari sa inyo? Binubugbog daw po kayo ng inyong amo? Ano po kasi yun eh, away po nila. Nadadamay po ako. Last October 18 po, nung sinaktan po ako ng amo po. Pero naano na po to, nangyari na rin po to nung nakaraang taon. Mm-hmm. Tapos nung ano din po, August 18, nitong taon po na to, kinuha na naman po niya ako sa ano, at tatagain naman po niya ako ng time po na yon sa leeg. Kasi daw, kinukonsente ko daw yung amo ko. Away po nila, nadadamay po ako. So, paulit-ulit na yung pananakit sa'yo? Yung pong physical, ano po niya na yan, pangalawang beses po. Mm-hmm. Pero ano po, yung ang nararamdaman ko po kasi ngayon, yung sobrang traumatized na po ako. Mm-hmm. Yung marinig ko lang po, boses po niya, nanginginig na po yung buktawan ko. Oo. Sorry ma'am ha, ano po yung pananakit po na ginagawa sa inyo po ma'am? At ano po yung pinaka-worst na ginawa po sa inyo ma'am? Nito lang pong October 18, umaga po, at tanghali na po dito mga... Nako. Hindi, umaga po, alas 9 ng umaga dito. Ginising na po ako. Ngayon po, galit na galit siya, hindi ko alam po anong ano niya. Alam niyo po yung ano nila, yung pang ano nila sa ulo, kulay itim. Mm-hmm. Yung po yung pinaghampas niya sa akin, hinatak na po ako. Hanggang ngayon, ito po yung may pasa po ako dito, yung pagkakahatak niya. Mm-hmm. Tapos yung mga tama ko po sa hita, yung pasa hanggang ngayon, meron pa rin po. Mm-hmm. Meron pa rin po siya. Pwede pong ipakita. Opo. Sige po, opo. Ito po. Ano na po siya, 18 pa po siya nangyari, pero ito pa rin po yung mga pasa niya. Ayan pa rin po. Oh, ang laki niya. Ayan pa rin po. Nako, grabe. Kailangan ano talaga po siya. Mm-hmm. At saka ma'am, ano kasi yung amo ko eh. Hindi ko ala ako ebidensya, pero nung isang gabi lang, sinabi ng amo ko, babae kasi sinakala naman siya. Yun yung last na nag-away sila na nanginginig ako sa takot. Lagi po kasi kung nadadamay. Mm-hmm. Tapos yung isang cellphone ko, nandun na sa amo ko. Itong cellphone ko po na to, kinukuha din niya, hindi lang ako gumayag. Jennifer, okay. Ma'am. Nakausap mo na ba tong agency mo? Ano lang po, nag-message po ako sa WhatsApp. Tapos sinend ko po, nung pong araw din po na yon. Sinend ko po, di ko po ano kung nung araw na yun o yung kinabukasan po. Basta yung kasasakit lang po sa akin na yun. Sinend ko rin po yung mga picture ko. Tapos, kinuha lang po niya yung number ng employer ko. Yun lang po yung reply niya sa akin. Kami yung number ng employer mo. Tapos, binigay ko naman po, wala na po. Wala na silang ginawang hakbang, kahit na ano? Wala na po. Yung agency ko po dito, tinatawagan ko din po. Oo. Nakukulitan na rin po. Ayun, sabi po niya ganyan, huwag kang araw-araw, ano po, English po siya. Huwag kang araw-araw na tawag ng tawag sa akin kasi busy din ako. Wow. So, tapos ang pinipilit po nila is kasi po yung agency ko dito is sa Riyadh. 2 hours po na airplane, papunta po dito sa Tabuk. Sabi po niya ganyan sa akin, pilitin mo makapunta dito sa Riyadh, tsaka lang kita pipick upin. Hindi ko naman po alam, sobrang nanginginig na po sa takot, hindi ko alam paano ko makakapunta dito. Attorney Hans Leo Kakdak, ang OWA administrator po natin. Attorney Kakdak, good afternoon. Hello, good afternoon po, attorney, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Good afternoon din po. Good afternoon po, attorney. No? I-refer po sana namin ito, attorney, si Jennifer Hipolito, kung po pwede pong ma-rescue natin, opo, sir. Opo, sige po. Opo, bali, opo. Sige po. Opo, attorney, nakakaranas po siya ng pambubugbog mula po sa kanyang amo. Mm-hmm. At yung agency, hindi po namin na makausap. Pero tinatanong po namin kung anong action po yung nagawa, halos wala pa din po. So attorney, baka pwede niyo pong ma-locate din po itong OFW natin. Ibibigay po namin off-air, attorney, sa inyo yung location po niya para po ma-rescue na po. Attorney. Opo, opo. Sige po, sige po. Opo, at saka, pwede na lang po ng detalye at tutulungan po natin siya, sasagipin po natin siya. Okay. Po. Maraming salamat po, attorney Hans. Opo, abangan ko na lang po yung detalye at dun po sa kaanak, huwag po kayong mag-alala at tutulungan natin siya at mapapauwi natin ang ligtas. Yun, okay. Yun. Maraming salamat po, Attorney Hans Kakdak. Opo, salamat mabuhay po. Mabuhay po kayo, Attorney Hans.
Ma'am Jennifer. Hello. Narinig niyo po si Attorney Hans, no? Ako. Oo, ako. So... Nag-message na rin ako sa kanya eh. Nag-send din po ako ng mga pictures sa kanya. Lahat niya po na alam kung... Wag po pwedeng makatulong sa akin. Wag po kayong mag-alala. Mabilis naman po ang aksyon nila, Attorney Hans. Ngayon po, nagsabi naman po siya na marirescue naman po kayo dito naman po kay Idol. Pag si Idol, within 24 hours yan, ma'am. Makakagawa tayo ng paraan. Ma'am, excuse lang po. Mm-hmm. Ano ko lang din po, madali ko din po talaga kasi yung amo ko po, mukhang ano po siya eh, gumagamit po. Oo, yun. Ito kasi po kanina, naglinis po ako ng kwarto nila. Kasama ko kasi sila eh. Kaya hindi ko lang po napicturan. Marami pong pwede doon. Sige po, sige po. Nakita rin po ako. Okay. Opo. May mga staff na po kami na kausap ngayon ng OWA. Opo. Tama siya rin. Ngayon, so, as soon as possible, magpapapunta po kami dyan ng magre-rescue po sa inyo. Huwag po kayo mag-alala. Nasaan parte kayo ng bahay, ma'am? Kwarto niyo po ba yan? Hindi po, na din po ako sariling kwarto dito. Kaya po sabi nung ate ko, mag-video ko. Hindi ko po magawa. Nasaan po yan? Kasi wala po ako. Saan po kayo, ma'am? Pakita nyo nga po yung lugar po ninyo kung nasaan po kayo. Saan parte ng bahay yan, ma'am? Sa may ano po, malapit lang po sa pintuan. Parang ano po yan, ma'am? Matres po. Matres. Mm. Matres po. Tawag nila yung tanggapan po ng bisita ng mga lalaki. Ah, okay. Okay. Sige, ma'am. Para hindi po ako marinig. Nasa linya po, ma'am, si Ma'am Rochelle Papa, yung kapatid po ninyo. Ma'am Rochelle, nakausap na po namin si Attorney Hans Leo Cacdac, ang administrator po ng OWA. At tutulong na po siya. Ngayon po, habang magkausap po tayo, inaasikaso na po ng mga staff po namin sa likod yung location po ni Ma'am Jennifer para po agad po siyang ma-rescue. Sige po, Ma'am Rochelle, kausapin niyo po yung kapatid po ninyong si Jennifer. Nakikinig po siya, ma'am. Okay. Peng, yung sinasabi ko sa'yo, huwag kang mawala ng pag-asa. Kasi ma'am, talagang nung isang araw, sinabi niya na kung hindi siya tatakas, magpapakamatay na lang siya. So, mahirap yun ma'am kasi may dalawang anak siya na nasa akin. Ako po'y nag-aalaga. So, maliliit pa yun. So, kailangan ka pa ng anak mo. Oh, ma'am Jennifer. Yan. Nangako naman si na attorney na tutulungan tayo. So, tiwala lang tayo. Saka, lagi tayo mag-pray. Oo, wag po kayo mag-alala, ma'am. Kasi po, sobrang na-depressed na po ako na nakakaraang araw kasi parang ramdam ko po na wala na talaga pag-asa. Hindi ko na alam kung kanino ko lalapit ng tulong. Mm-hmm. Talagang sobrang anda po, wala na akong isip. Kaya nakapag nasasabi ko na yung ganun, kahit sa kanila po, sa amo ko, sinabi ko na rin sa kanila yon. Kung dinabay niyo ako sa away niyo, mapakamatay na lang ako dito. Ma'am Jennifer, huwag kayong mag-alala, no? Talagang mamadaliin namin itong tulong na to, tututukan namin itong kaso mo, no? Para maparescue ka na namin dyan as soon as possible. Kasi naiintindihan ko yung nararamdaman mo kasi bilang behavioral scientist nga din ako, hindi lang lawyer. Alam ko yung effect ng baka nga may post-traumatic stress disorder ka na pagkagaling mo dyan. Huwag ka mag-alala kasi pagbalik mo dito, which pinangako naman po ni OWA Administrator Attorney Hans Cacdac na maiuwi ka dito ng ligtas. Kasama naman po sa serbisyo nila ay magkakaroon kayo ng counseling o kung di man, kahit kami pa yung mag-provide kung kailangan mo talaga para ma-manage mo yung trauma na niranas mo ngayon. Magpakatatag ka lang, magtago ka muna dun sa iwasan mo muna yung amo mo, pero andun na at inaasikaso na yung tire-rescue sa'yo, huwag kang mag-alala. Maraming salamat po, ma'am. Ang panghinaan ng loob, ma'am Jennifer, alam niyo po. Kakampi mo si Idol yes. Dito, so talagang hindi ka namin papabayaan. Okay, nandito kami yung buong team ng Raffy Tulfo in action, gayon din si Idol Raffy, si Attorney Sam. Full force kaming tumutulong sa mga OFW natin, okay? So, andito kami at kailangan magpakatatag ka kasi may dalawa kang bata, may dalawa kang anak na kumukuha ng lakas sa'yo. Okay? Marami kang pamilya nag-aantay sa'yo dito sa Pilipinas, ha? Maraming salamat. May marino na po ako. Maaasahan na makakais talaga ako dito ng buhay. Oo naman. Marami na pong natulungan si Idol Raffy na katulad po ng sitwasyon niyo, ma'am. Naiuwi naman po ng ligtas dito sa tulong din po nila Attorney Hans Cacdac ng OWA. So, ayun po. Magpakatatag lang po kayo at andyan na rin po yung tutulong po talaga sa inyo. At itong agency na nagpabaya sa inyo,
kasi hindi pa namin na nakakausap, kakasuhan natin yan. Actually, one of the grounds para ma-revoke ang lisensya ng isang manpower service or recruitment agency na katulad nila is kapag nagre-refuse silang tumulong sa mga distress na OFWs na kagaya ninyo na sila naman po ang nagpadala dyan sa Saudi, no, o sa kung saan mang country. Sabi nyo nga po, lumapit na po kayo at wala silang action na ginawa, pwede pong maging ground yun para ma-revoke ang kanilang lisensya, ma'am. So talagang babalikan natin tong LSG Manpower Services Incorporated na ito. Opo, pero ngayon po kausap daw po ng staff natin, attorney, aasikasuhin na daw po yung pag-uwi po nito ni Jennifer. Okay, Ma'am Jennifer, maraming salamat po. Mm-hmm. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat at po. At gagawin po namin lahat. Thank ma'am. Yes po, mag-ingat po kayo palagi, ma'am, ha? At tatawag-tawagan po kayo ng mga staff po namin para po ma-update po kayo, ma'am, ha? ASAP po, mare-rescue na po kayo dyan, okay? Salamat po, ma'am. Salamat po. Ingat sige, po, ma'am. Ingat po kayo at ako po'y sumasaludo sa inyo, ma'am. Ako din. Yun yung attorney sinasabi ni Idol Rafi na dapat meron talagang constant monitoring talaga. Oo, from yun. Time to time, yung mga OFW. Tama, kasi doon. Tama yun. Buti na paalala mo, no? Kasi part ng obligation ng mga manpower services to check the status of their OFWs. Kasi sinasubmit nila yon actually. Ngayon, kapag nag-fail silang mag-submit ng totoong kalagayan nitong kanilang mga OFWs, another violation na naman yon. Ah, so dapat, meron palang ganun, attorney. Kala ko kasi may mga ilang agency, basta maipadalang nakapagbayad na Part yun ng obligation nila as the recruitment agency. Katulad nung, di ba, may finiture tayo na rehab center. Nagsasubmit sila sa DOH regularly kung ilan yung pasyente doon, yung status doon. Same with recruitment agencies. Kailangan yung status ng kanilang mga OFWs ay updated sila palagi at sinasubmit nila sa concerned agency. Mm. Pag hindi nila ginawa yon, violation na naman yon and pwedeng maging ground for revocation ng license.